Nakakain ka na ba ng dahon ng mangga? Bakit hindi mo subukan? Dahil magugulat ka sa mga benepisyo nitong tinataglay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang mga natatanging benepisyo ng pagkain o pagkonsumo mo ng dahon ng mangga. Ano-ano nga ba ang mga pwede nitong malunasan at kung paano ito ihahanda? Lahat ng iyan ang ating pag-uusapan. Ang mangga ay isang masarap na prutas buhat nga sa tropikal na puno na kung tawagin ay Mangifera indica, na pinaniniwalaang nagmula pa nga sa mga bansang Myanmar, Bangladesh at ilang panig ng India. Maraming klase ng mangga, iba-ibang kulay at iba-ibang hugis. Ilan na nga rito ay ang Indian mango at ang manggang kalabaw. Ikaw, ano pa ang klase ng mga mangga na iyong alam? Ang prutas na mangga ang siyangang pambansang prutas ng bansang India, ng Pakistan at syempre ng Pilipinas. At ito naman ang siyang national tree ng bansang Bangladesh. Subalit hindi ang bunga nito ang ating pag-uusapan, kundi ang dahon ng mangga. Nakatikim ka na ba ng dahon nito? Ang dahon ng mangga ay napakasustansya. Halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo nitong daladala. Ang sariwang dahon ng mangga ay nagtataglay ng mga tannins na nakakatulong nga upang malabanan natin ang pagkakaroon ng diabetes. Magpakulo ka lamang ng 10 hanggang 15 piraso ng sariwang dahon ng mangga. Palamigin ito magdamag at inumin sa umaga, habang wala pang ang laman ang inyong sikmura. Maaari mo rin itong inumin ng 2 beses sa isang araw, isa sa umaga at isa bago matulog. Mahirap ang pinagdaraanan ng mga taong may mataas na blood pressure. At ito nga ay nararanasan na kahit sa batang edad pa lamang. Kaya naman gamit ang dahon ng mangga ay maaari mo nga itong maagapan pa. Maaari mo itong gawing tsaa at inumin mo ito tuwing umaga. Nakakapagpapayat rin ang dahon ng mangga. Ugaliin lamang na inumin ang tsaa buhat nga sa pinakulo ang dahon ng mangga tuwing umaga. At sa iyong pagpapapayat ay hindi mo na kailangang gumastos pa. Nakamamangha rin na ang dinurog na dahon ng mangga pala ay mainam na lunas na panunaw ng mga gallstone at mga kidney stone. Kumuha ka lamang ng ilang dahon ng mangga, patuyuin ito at durugin ito ng pino at ilagay sa tubig ang powder nito. Hayaan ang magdamag at inumin sa umaga sa inyong paggising. Feeling mo ba ay lagi kang pagod? Kahit maghapon ka namang tambay at walang ginagawa. Bakit hindi mo rin gamitin ang dahon ng mangga upang ma-relief ka? Ang pinakuluang tubig ng dahon ng mangga ay ihalo lamang sa inyong tubig pampaligo. Ikaw naman ba ay mayroong problema sa paghinga at iba pang respiratory issues? Kumuha ka rin lamang ng ilang dahon ng mangga. Pakuluan ito at lagyan ng honey at maaari mo na itong i-enjoy at inumin gaya ng isang tsaa, 2 hanggang 3 beses sa isang araw. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw naman ay sinisinok? Umiinom ka rin ba ng maraming tubig? Tama, subalit maging ang dahon ng mangga ay maaari mo ring magamit sa mga pagkakataong ito. Magsunog ka lamang ng dahon ito at iyo itong langhapin at ang sinok mo ay agad ding mawawala. Kung ikaw naman ay mayroong paso sa balat, ang abo ng sinunog na dahon ng mangga ang iyong gamitin. Ilagay ito at ibudbud sa paso dahil mayaman ito sa anthocyanin na makakatulong upang maalis ang ilang mga bakterya sa ating paso o sa sugat man. Kung masakit naman ang inyong tenga,
nang hindi nyo naman maintindihan. Magdurog ka lamang ng dahon ng mangga at ipatak ang isang kutsarita ng katas nito sa inyong tenga. Ang saponins, flavonoids at alkaloids nitong taglay ang makakatulong upang maalis ang kirot na inyong nararamdaman. Ang pinakuluan ring dahon ng mangga ay mainam palang panlunas sa mga dumaranas ng sipon at palaging pag-ubo. Pagod ka na ba sa palagiang pagtitina o pagkukulay ng iyong buhok? Dahil ito ay pumuputi na. Bakit hindi mo gamitin ang dahon ng mangga? Kumuha ka naman ng lambod o batang dahon ng mangga. Ito ay durugin mo at gawing parang paste at ilagay sa inyong buhok at banlawan pagkalipas lamang ng 15 minuto. Hindi ba't napakarami ng gamit ng dahon ng mangga? Nasiguradong mapapakinabangan natin sa araw-araw na problema na may kaugnayan sa ating kalusugan. At higit pa rito ay maaari mo nga itong kainin ng hilaw, iprito o isangkap sa ilang mga putahe. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakatikim ka na ba ng puno ng ipil-ipil? Kung naninirahan ka nga malapit sa probinsya, marahil ay ang punong ito ay nakita mo na. Subalit sure ako na alam mo na ang halamang ito o ang punong ito ay nakalalason at hindi kinakain. Subalit nagkakamali ka. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga bang kinakain ang ipil-ipil at ang tinataglay nitong mga benepisyo para sa kalusugan ng tao. Ang ipil-ipil o Lucaena leucocephala ay isang uri ng punong kahoy na kilala kahit dito sa atin sa Pilipinas, gaya sa Mexico at Central America. Ang punong ito ay mabilis dumami o magparami, kung kaya naman kadalasan silang itinatanim bilang panlaban sa mga kugon. At marahil ay mapupuna mo nga na walang tumutubong kugon sa lilim o sa ilalim ng mga puno ng ipil-ipil. Ang Lucaena leucocephala ay kilala rin sa iba pang mga katawagan, kagaya ng jumbay, white-leaved tree, tantan at popinak. Ang ipil-ipil rin ay kinilala bilang isang miracle tree noong mga taong 1970s at 1980s dahil nga sa napakarami nitong kagamitan. Ito nga ay kadalasang ginagawang pagkain ng hayop bilang panggatong at ginagawa ngang uling o charcoal na ginagamit sa mga kalan sa pagluluto. Ang ipil-ipil rin ay isang puno na ginagamit bilang source ng papel o ginagamit sa paggawa ng papel. At halos lahat ng bahagi ng puno ng ipil-ipil ay mapakikinabangan. Subalit ang bubot o batang bunga nito at ang dahon ang kadalasang makakain ng tao at gamit sa pagluluto at isangang medicinal na halaman. Ang 100 gramo ng dahon ng ipil-ipil ay maaari ngang magtaglay ng 85 calories, 15 grams na carbohydrates, 12 grams na protina, 65 grams na fat, iron, phosphorus, calcium, vitamin A, vitamin B, at vitamin C. Ang pagkain mo nga ng dahon ito nang madalas ay makatutulong upang mawala ang bulate sa tiyan. Isa itong mainam na antelmintic substitute. Gamit rin ang dahon nito ay makakaiwas ka sa pagkakaroon ng mga cancer cells. Kung parati ka namang napupuyat dahil sa dinaranas mong insomnia,
mainam rin ang pagkonsumo mo ng dahon ng ipil-ipil upang ito ay mawala na. Maaring hindi rin batid ng mga kababaihan na mainam ang dahon ng ipil-ipil sa mga dumaranas ng sakit ng puson tuwing mayroong buwan ng dalaw. Dahil ito ay nagtataglay ng analgesic properties na nakatutulong upang mabawasan nga ang muscular pain o muscular cramp. Mahusay rin ang dahon ng ipil-ipil sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng dugo. Kung nais mo naman ng mura, ngunit mabisang pampakinis ng balat, mainam rin ang dahon ng ipil-ipil bilang gamiting panghalo sa mga ginagamit sa pangmamasahe o sa mga spa. Mainam din ang ipil-ipil sa pagpapagaling ng mga sugat at galos sa balat at maging ng pangangati. Hindi ba't napakahusay ng ipil-ipil? Sa ilang bansa nga, ito ay kanilang isinasangkap sa salad, sa sopas, palaman sa tacos, at marami pang iba. Ngunit marahil ay may tatanong mo rin na mayroon din ba itong side effects? Ang sagot po ay wala. Subalit, kung kayo ay mayroong allergy sa mga mani o peanuts, ay maaaring umiwas na lamang kayo sa pagkain ito. At kung kayo rin ay mayroong mga medication, ay mainam na sumangguni muna sa inyong doktor bago kumonsumo ng mga dahon ng ipil-ipil. Isang klase ng damo, makikita mo kung saan-saan, at di nga pinapansin kadalasan. Isang halamang damo na maaari mo palang pakinabangan, at maraming sakit ng tao ang pwedeng malunasan. Hello, what's up, your best here. Pamilyar ka rin ba sa damong ito na tinatawag ngang hagunoy? Isang pangkaraniwang halamang damo sa mga probinsya. Subalit, pinuputol at sinusunog lamang dahil nga sa hindi natin batid ang benepisyo nitong taglay. Halika at isa-isahin natin ang mga pwede nitong maging gamit at lunas para sa atin. Kilalanin ang halamang ito. Pagmasdang mabuti dahil siguradong nakita mo na nga rin ang damong ito. Ito nga ang pinakapopular na klase ng damo sa mga probinsya. Ito ang halamang damong tinatawag na hagonoy o chromalena o dorata, na kauri nga ng mga sunflower at karaniwang tumutubo sa Asia, Amerika at Afrika. Kung sakali nga na ikaw ay naninirahan sa mga probinsya, makikita mo ito sa parang sa mga tabing ilog at sa mga gilid ng daan. Tumataas lamang ang damong ito mula 3 hanggang 10 metro at nagtataglay ng papatusok at edging mga dahon. Masanga ang damong ito at sa bawat dulungan ito ay doon mo makikita ang mga pink pale o mga puti nitong maliliit na bulaklak. Maaring dumikit nga sa mga damit ang mga tuyo nitong bunga o sumabay sa ihip ng hangin na siya niyang pamamaraan ng dispersal o pagpaparami. Sa nakaraang review ay sinasabing ang maamoy nitong dahon kapag iyong dinurog ay iniilagan nga ng mga lamok. Kung kaya naman, ito nga ay maituturing na isang mosquito repelling plants. Maliban sa pagkain ito ng mga kambing at mga kalabaw, ay batid mo rin ba na pwede mo rin itong kainin? Lalo na nga ang mura o bata nitong mga dahon. Kadalasan itong kinakatas at ang 3 kutsara nitong katas ay maaari mong inumin dahil ito ay epektibong pangtanggal ng iyong mataas na uric acid. Ang pinais o dinikdik naman itong mga dahon ay maaaring itapal sa pigsa, sa pantal at sa mga galos sa balat, sa mga kulibra o maliliit na butlig
sa inyong balat. Ang simpleng sipon, ubo at lagnat ay kaya ring lunasan ng damong ito. At pinaniniwalaan ngang mahusay din itong gamot sa kidney at sa mayroong diabetes. Kaya bago mo putulin ang mga damong ito, ay pag-isipan mong mabuti. Dahil baka ito na ang lunas na iyong kinakailangan. Hindi mo kailangang bilhin at makikita nga lamang kung saan-saan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.